Yun, alamin natin ngayon magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, anong nangyari? Sa Leyte pala ay nag-umulan na naman dahil nagkaroon ng low pressure area. Meron pa bang LPA ngayon sa mga lugar na yan? Kabayan, nalusaw na ang low pressure area sa May Mindanao kaninang umaga, pero isang panibagong LPA naman ang nabuo. Ang bagong LPA ay huling namataan 660 kilometers silangan ng Davao City. Hindi rin po ito inasang magiging bagyo at posibleng malusaw na bukas. Bukas din magpatuloy ang malakas na bugso ng Amihan at sa silangang bahagi po ng Mindanao naman aabot ang shear line na banggaan ng malamig at mainit na hangin. Hihina ang Amihan sa araw ng Huwebes kaya aakyat po ito ang shear line sa may bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. At pagsapit po ng Biyernes, bubugsong muli ang Amihan pero sa Bicol pa rin nakatutok ang shear line. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, uulan sa ilang bahagi po ng Caraga at Davao Region sa umaga hanggang tanghali, maging sa bahagi po ng Sulu at Tawi-Tawi. Mawawala ito pagsapit ng hapon pero sa gabi uulan mulit dito sa bahagi ng Caraga. Sa Visayas naman, buong araw pong mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi pero posible ang mga dagliang mahihinang pag-ulan sa ilang lugar. Mababa rin po ang tsansa ng ulan sa buong probinsya ng Palawan bukas. Sa Luzon, dahil po sa malakas na amihan, buong araw may aasahang mahihina hanggang katamtamang pag-ulan sa Cagayan Valley, eastern part po ng Cordillera maging sa May Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at sa malaking bahagi ng Bicol Region. Maaliwalas naman ang panahon at malamig po sa umaga at gabi sa malaking bahagi o ibang bahagi po ng Luzon. Dito naman sa Metro Manila, magiging maulap pa rin bukas pero sisilip-silip ang araw at mababa pa rin ang tsansa ng ulan maghapon. At yan po ang update sa lagay ng panahon.